Batala, nagsama-sama ang mga military veteran mula sa Southeast Asia para sa 22nd General Assembly at 35th Executive Board Meeting ng Veterans Confederation of ASEAN Countries. Abot sa 160 international delegates at observers mula sa VECONAC member countries ang dumalo sa aktibidad. Karamihan ay mga leader ng veterans organizations, opisyal mula sa iba't ibang defense ministers at defense attachés sa riyon. Sumentro ang pagtitipon sa best practices sa pangangalaga ng mga veterano sa buong Southeast Asia. Magsisilbing guest of honor si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa ika-22nd General Assembly bukas. Taong 1980 nang mabuo ang VECONAC para mapaigting ang kooperasyon at solidarity sa bawat veteran organization sa ASEAN country para makamit ang socio-economic prosperity ng mga kasapi. Ito na ang ikatlong beses na nag-host ang Pilipinas ng VECONAC General Assembly. Una itong isinagawa sa bansa noong 1985 at 1997. Ang highlight this year for us is to actually collaboration. Kasi in fact, ang proposal ng Singapore is dun sa business side din naman. So, makolaborate para yung itong VECONAC as a platform for yung mga veteran businessmen to collaborate with each other, help each other. This is ensuring that the aim of the VECONAC or the Veterans Confederation of ASEAN Nations is propagated. So, actually, VECONAC's aim is to promote and defend peace and security in the region. And at the same time, work will benefit the veterans of member countries.